ang turismo pati na ang mismong kabuhayan ng ilang residente ang apektado sa unti-unting pagkasira ng tanyag na tanyag sa buong mundo na Banawe Rice Terraces. May pag-asa bang masagip ang kung tawagin ay the eighth wonder of the world? Yan ang tinutukan ni Marisol Abdurrahman, Exclusivo! Sino ba naman ang hindi mamamangha sa napakagandang landscape na ito? Bukod sa napakagandang tanawin, mayaman din sa kultura ang Banawe Rice Terraces na itinayo mahigit 2,000 taon na ang nakararaan. Libo-libong panahon na ang nakalilipas simula ng gawin ng mano-mano ang hangdang-hangdang palayan na ito ng mga ninuno ng Ifugao. Ang nakamamanghang lugar na ito ay idineklarang UNESCO World Heritage Site. Pero sa paglipas ng panahon, napabayaan ang lugar na ito, kaya nasira. Bumigay na ang mga stone wall at gumuho ang ilang bahagi. Pagka nag-erode yan, ina-abandon na rin ng may-ari. Dahil pagka tuloy-tuloy yung water irrigation niya sa taas, mas lalo niyang maanod ito. So yung erosion, dadalhin niya hanggang sa baba. Isa raw sa mga dahilan ng pagkasira ng rice terraces dito sa Banawe ay dahil sa mga bahay na nakatayo mismo sa terraces, lalong-lalo na ang mga konkretong istruktura, gaya na lamang na nakikita ninyo sa aking likuran. Continue to deteriorate. Ilang beses na raw sinubukan ng lokal na pamahalaan na isalba ang pamana ng kanilang lahi. Pero local government unit to rehab, but due to funding, our 20% development fund of the local government units is limited. Sa tulong ng Philippine Army, uumpisa na ngayong buwan ang restoration project. Yung Ifugao Army Reservist natin at saka kami na galing sa labas, volunteering to come back to continue and help rebuild, make a difference. Suportado ng Department of Tourism ang proyekto ng lokal na pamahalaan. Lagi ko sinasabi na kami sa Department of Tourism ay strong ally ng local government, particularly dito sa Banawe. Pero para sa lokal na pamahalaan, higit sa turismo, kailangan buhayin ang rice terraces na siyang pinagkukunan nila ng kabuhayan. Dati raw, 100% ng supply nila ng bigas dito nang gagaling. Pero ngayon, umaangkat na sila mula sa mga kalapit na probinsya. Panawagan nila, huwag hayaang tuluyang masira ang hangdang-hangdang palayan na baka ang susunod na henerasyon sa mga libro na lang daw ito masisilayan. Mula rito sa Banawe, Ifugao, Marisol Abdurrahman, Nakatutong 24 Oras.